So may gumaya daw ng poster ko. And alam ko naman na hindi may iiwasan yung mga ganitong insidente. In fact, ang saya ko nga kapag ginagaya niya yung gawa ko. Alahin mo yun. Sa dinami-rami ng mga posters sa YouTube, yung mga gawa ko yung pinapanood nyo. That makes me happy. Ang problema lang, pag ginaya talaga yung gawa ko 100% and hindi na ginamit yung isip nila para para bumuo ng konsepto. Kasi nakakaawa yung mga kalaban nila na naghirap at nag-isip ng sarili nilang gawa. Nagpuyat at nagpakahirap para bumuo ng konsepto. Recently kasi may nag-chat sa akin ng magulang na nag-first daw school nila ginaya yung poster ko. And ang problema doon, nag-first kasi yung lantarang gumaya ng gawa ko, sabi niya. And again, hindi issue sa akin yung gagayahin yung gawa ko o hindi. Kasi for public consumption naman talaga yung ginagawa ko. At ginagawa ko to kasi gusto kong tumulong sa mga estudyante o mga coaches at magulang na nahihirapang bumuo ng mga konsepto para sa mga poster ng anak at estudyante nila. Pero nagiging problema kung tinamad na talaga sila mag-isip ng konsepto at ginaya na yung gawa ko 100%. Actually, hindi yung problema sa akin. Problema yun, dun sa gumaya. Kasi unang-una, nakakahiya na sasabihan kang manggagaya, di ba? Dahil napakasarap magtagumpay kung talagang sariling talento mo yung ginamit mo sa laban. And unfair din daw sa iba na nagpakahirap talagang bumuo ng konsepto samantalang kukunin mo lang yung idea mo online. And paulit-ulit kong sinasabi sa mga video ko dati na huwag niyong gayahin yung gawa ko as is or lahat dahil gamitin niyo lang ito para maging instrumento para mapalakas niyo pa yung sarili niyong gawa. Kasi pwede kang manalo kung gagayahin mo yung ginawa ko eh. Pero paano kung may taong nag-prepare para talunin yung gawa ko, hindi mo yung malulusutan. May i-stack ka na lang sa kung ano yung content ng gawa ko. Limitado ka sa kung ano lang yung hinain ko sa poster ko. Kasi mas maganda kung hihigitan mo pa yung gawa ko eh. Gusto ko lang naman na manalo tayong lahat ng patas. Kaya nga libre kong binibigay yung mga konsepto ko eh. Again, I'll make this very straightforward. Huwag nung gayahin yung gawa ko 100% kasi hindi lang kayo may internet sa bahay. And wala akong problema kahit ilang beses pagayahin yung gawa ko, nagpapasaya sa akin yun eh. Pero ang problema lang eh, pag ginaya na talaga lahat, ayoko namang tawagin ka namang gagaya, diba? And that's gonna hurt your feelings. And that's something that I don't wanna happen. So anong dapat gawin, diba? Magpakagaling, mag-drawing, magpakalakas ng konsepto. Palakasin ng konsepto, gamitin mo yung mga gawa ko para mas mapalakas mo pa yung gawa mo. Mag-practice, mag-drawing, and higit sa lahat, panoorin mo yung mga tips ko. That's it for this video. Done!